Welcome back sa ating series of Let Reviewer for Math Majors. So in this video lesson, I will discuss finding the remainder. So number 47 hanggang 50 po ito. So dalawang solution or tatlo pa ngayon gagamitin natin. Yung una ay pangkaraniwang mathematics lang in finding the remainder. So yung pangalawa naman ay number theory. Okay, so pwede nating masagutan ito kahit medyo wala tayong background ng number theory. So pangkaraniwang mathematics lang ang gagamitin natin. Okay, para sa bago pa lang sa channel na ito, ako po ay gumagawa ng mga video lesson tungkol sa math ng civil service at ng mga letter reviewer for math major. So ito po ang aking playlist, ayan, sa YouTube. Ayan, so GTR Math Tutorial ang aking channel, so playlist natin. Ayan, so marami na tayong mga video lesson. So we have analytic geometry, logical reasoning, fraction, trigonometry. So ito yung playlist natin, dito ko ilalagay, letter reviewer for math majors. Ayan, so marami pa po tayong mga ibang playlist dyan. Okay, so meron din po tayong FB group na minamanage, civil service exam / letter review for mathematics. So meron po tayong free reviewer dito sa files, tapos meron din tayong mga Google Forms dito sa, makita nyo na agad sa featured. Okay, so balikan na natin ang ating problem. Kung gusto nyo palang mag-join sa aming Math GC, so DM nyo lang po ako, RJ Ensanyado, sa Messenger. Okay? Meron akong dalawang GC, Math GC. Okay, so number 47, find the remainder when 3 raised to 1,003 is divided by 7. So bago pala muna natin sagutan ito, discuss muna natin ang property na gagamitin natin dito in finding the remainder. So ito yung hindi muna number theory, pangkaraniwang math lang. So if we have, first property natin is yung addition rule. So if we have a plus b, pag dinivide natin sa kahit anong variable, let's say x. Pag yung a dinivide natin sa x, tsaka yung b dinivide natin sa x, so syempre, kung hindi eksakto yan, meron siyang remainder. So halimbawa, ang remainder ng a divided by x, may remainder siya, let's say r sub 1, remainder 1. Then yung b naman, dinivide sa x, meron din siyang remainder 2. So ang remainder ng a plus b ay equal din sa remainder ng, yung sum ng remainder nila, r1 plus r2. Yan ang remainder ng pag pinag-plus natin ng a plus b. Okay, so example, if we have 8 plus 15 divided by 7. Kunin natin ang remainder. Pag dinivide natin individually muna, so 8 divided by 7, so what is the remainder? 8 divided by 7, so we have 1. 1 times 7 is 7. So remainder natin dito, 8 minus 7, so remainder natin is 1. Okay, then we have 15 divided by 7, so we have 15 divided by 7, so remainder natin, so that is 2 times 7, 14. So ang remainder pa rin natin pag sinubtract ay 1 pa rin. Okay, so therefore, ang remainder daw ng 8 plus 15, so gamit itong rule na ito, ay equal sa 1 plus 1. So therefore, ang remainder ng 8 plus 15 ay equal sa 2. Okay, so verify natin. Pag inad natin ang 8 plus 15, so the answer is 20, ilan yan? 23. Okay, so 23 divided by 7, so ang sagot dyan is, so we have 3 times 7, we have 21. When we subtract that, the answer is 2. Okay? So therefore, so na-verify natin ang rule, kapag nagdi-divide tayo ng dalawang number na ka-add, ang remainder nila, pag tinotal natin yan, ang remainder ay yung sum nung remainder. Kapag dinivide nila natin yung dalawa. Kapag tatlo yan, edi remainder pa rin ng tatlo, apat, so, and so on. Okay, so yan yung addition rule. Then we have multiplication rule. Sa multiplication rule, ganun pa rin sa multiplication rule. Kapag we have a times b, dinivide natin sa x, so yung remainder natin, yung product nila, ang remainder nun ay product pa rin, product nung remainder. Okay? So kunin na lang ulit natin yung kanina. So we have 8 times 15 pa rin, ano? 8 times 15 divided by 7. So nasolve na natin ang remainder pares, di ba? So ang remainder natin kanina, ang r1 natin ay 1, ang remainder to natin ng 15 ay 1 pa rin. So therefore, pag minultiply ito, dapat ang magiging remainder natin ay R1 times R2 equals 1 pa rin. 1 pa rin dapat, i-product lang nila. 1 times 1,
1 times 1, so dapat 1 pa rin. Okay? So, tingnan natin, pag minultiply natin, 8 times 15. So, 15 times 8. So, what's the answer? So, we have 40. 8 times 1, so we have 120. So, verify natin kapag 120, dinivide natin sa 7, dapat ang remainder niyan ay 1. So, 12 divided by 7, so that is 1. So, we have 7. 12 minus 7, we have 5. Bring down 0, 50. Divided by 7 is 7. Times 7, 49. Okay? So, when we subtract, the answer is 1. Okay? So, na-verify natin. So, ang remainder natin ay product pa rin. Okay? So, kapag meron tayong dalawa or dumami yan, tatlo, apat, and so on, so yung remainder natin, imumultiply lang natin. Okay, so yan yung multiplication rule. Okay, then next we have, so yung tinatawag natin na negative remainder. So, ito naman yung negative remainder, hindi laging positive yung remainder, pwede palang maging negative yung remainder. Okay, let's say we have, o 7 na lang ulit dahil 7, puro 7 yung ginamit natin. So we have 13 divided by 7. So ano bang remainder kapag 13 divided by 7? So 13 divided by 7, so we have 1 times 7, so we have 7. When we subtract, the answer is 6. So remainder natin is 6. So pwede nating maging pwedeng maging ang remainder ay negative. So imbis na 1 ang ginamit natin na quotient, so pwede nating gawin yung susunod sa kanya. So, 13 divided by 7. So, gawin nating 2. Yung susunod, kukuhanin natin yung susunod na number sa 1. That is 2. So, 2 times 7. So, we have 14. And then, subtract natin. So, the answer is 13 minus 14, negative 1. So, ang remainder na 6 ay equal din sa remainder na negative 1. Okay, kailan ba natin ginagamit itong negative na remainder? Kapag yung answer natin, yung remainder natin ay malapit sa divisor, mas madali kasi ang gagamitin natin yung negative na remainder. Kagaya nito, negative 1. Dahil mas madaling isimplify kapag mas maliit na number. So, yung mga negative 1, negative 2. So, yun na lang ang gagamitin natin kaysa sa 6. Kasi yung 6, i-raise natin sa exponent dahil marami tayong exponent dito. Kagaya nito, 3 raised to 1003. Mahirap isolve kapag 6. So, imbis na 6, ang gagamitin natin yung negative 1. Okay, so yung tatlong rule na yan ang gagamitin natin sa pagsosolve ng remainder. So, addition rule, multiplication rule, and yung negative remainder. Okay, so sagutan na natin. So, using simpleng mathematics lang ito, pwede nating masagutan ang number na ito. Then, mamaya, yung number theory approach naman. Okay, so, sagutan na natin. So, 3 raised to 1003 is divided by 7. Find the remainder. So, kunin muna natin ang remainder ng bawat exponent. So, kapag 3 raised to 1 muna. So, kapag 3 raised to 1, so divide natin sa 7. So, 3 raised to 1. So, 3 divided by 7. So, dito natin ilagay yung remainder. Siyempre, 3 divided by 7, hindi pwedeng i-divide. No? So, therefore, ang remainder na niyan ay 3. Dahil pag dinivide 3 divided by 7, 0. So, remainder na agad yung 3. So, we have 3 square. So, divide natin. 3 square divided by 7, so that's equal to 3 square, so that is 9 divided by 7. So, 9 divided by 7, so pwede nang hindi i-manual to ha. So, 9 divided by 7, may sobrang dalawa. So, ang remainder natin ay 2. Okay, so next we have 3. 3 cube divided by 7. So, kailangan makakuha tayo ng 1. Para mas madali nating i-express yung exponent. So, kailangan makakuha tayo ng 1 or 2 or negative 1. Para madali nating ma-solve ito. Okay, so yun yung objective natin. So, nakuha natin 3, 2, so try pa tayo. So, 3 cube, we have 3 times 3 times 3, so that is 27. Divided by 7, so anong sagot dito? 27 divided by 7, so what is the remainder? Pinakamalapit na multiple ay 21. So, we have 3 times 7, so that is 21. So, ang remainder natin ay 27 minus 21 is 6. Yun, so remainder natin ay 6. Ang 6 na remainder, kagaya kanina, ang 6 na remainder ay equal sa negative 1. Okay? So, negative 1 tsaka 6, parehas lang yan. Sa paghahanap ng remainder. Kasi pag ginawa natin itong 4, so imbis na 3, gawin natin 4. So, 4 times 7, so magiging 27 minus 28. So, equal yan sa negative 1. Okay? So, ito ang gagamitin natin. So, ang remainder ng
ng 3 cube, ang remainder ng 3 cube ay negative 1. So ito ang gagamitin natin, i-apply naman natin ngayon yung multiplication rule. So ngayon, i-express natin itong 3 raised to 1003 na merong exponent na 3. So yung 1003, i-divide natin sa 3. Okay, so 1003 divided by 3. So ano yung sagot dyan? Kunin natin, i-divide natin. So gamit tayo ng calculator, 1003 divided by 3. So 1003 divided by 3. So ano ang sagot natin? 334.33. So meron pa tayong remainder 1 yan kasi dinivide sa 3 tapos may 333. So para makasigurado kayo sa pagkuha ng remainder, pwede nating isubtract yung whole number. So minus 334. So tandaan lang natin, 334 yung whole number natin. Kailangan natin yan mamaya. So subtract lang natin minus 334. Then, i-multiply natin. So, multiply sa divisor natin na 3. So, yan na yung remainder natin. Oh, parang nagkamali yata tayo. So, ulitin natin. May hindi yata napindot. 1003 divided by 3 equals 334.333. So, minus 334 natin yung whole number. Tanggalin natin, minus 334. Ayan na siya. So, tapos times 3. So, yan na yung remainder natin na 1. Okay, so therefore, so 334 tapos remainder na 1. So 1003 divided by 3, that is 334, remainder 1. So 334 and 1/3. So therefore, ang 3 raised to 1003 ay pwede natin siyang isulat as 3 raised to, ito na yun, kumuha na tayo ng cube, di ba? Multiply natin. So equal siya sa 3 cube raised to 334. Tapos may remainder pa na 1. So therefore, magmumultiply pa tayo ng times 3. Times 3 raised to 1 kasi yan. Okay, so yung 1003 express natin sa 3 cube raised to, ayan, 334. Pag minultiply kasi ito, 3 times 334, that is equal to 1002. Plus 1 pa dito, so equal siya sa 1003. So ngayon, i-apply natin yung rule natin kanina. Ang 3 cube daw raised to 334 times 3 raised to 1, pag dinivide natin sa 7, ang remainder ng 3 cube ay negative 1. Okay? So ang remainder ng 3 cube ay negative 1. So therefore, so remainder, so we have negative 1, then i-raise natin sa 334. Tapos, ang remainder naman, kapag 3 to the first power or 3 lang, ito yan, 3 to the first or 3, ang remainder niya ay 3. So, ito na yung remainder natin. Kunin lang natin yung product ng remainder. So, negative 1 raised to positive, even number, di ba? Negative 1, even number ito, 334, that is equal to positive 1. Then, ito, 3 lang, so just multiply. So, therefore, 1 times 3, ang remainder na natin ay 3. So therefore, the answer is letter C. So 3 ang sagot. Okay? So meron pang isang technique sa pagsosolve na ito, pero kailangan prime number dapat 'yan. So ang divisor natin ay prime number. So ayan yung unang, ito yung unang solution. So express lang natin yung 1003 as 3 cube. Hahanap tayo ng remainder na 1 or negative 1. Kasi pag 1 or negative 1, in-express, ni-raise natin sa kahit gaano karaming exponent yan, ang magiging sagot, 1 pa rin or negative 1. So, mas madali lang siya. So, yun yung unang step natin. Okay? So, tapos may shortcut, yung exponent natin, kapag ang divisor natin ay 7, yung 1003, i-divide lang natin yan sa 4. So, ito yung shortcut. Pero hindi to applicable sa lahat. Para lang to sa prime number. So shortcut, 1003, i-divide lang natin sa 4. Kung ano yung remainder, yun na yung magiging remainder natin. Okay, so try natin 1003 divided by 4. So calculatorin natin. 1003 divided by 4. Ayan, so 250.75. Interesado lang tayo sa remainder. So yung remainder natin, 0.75. So, subtract natin yung 250 para 2.75 lang ang kinukuha natin.
So yan, 0.75 times i-multiply natin sa 4 dun sa dinivide natin kanina times 4. Therefore, the remainder is 3. So yun na rin yung answer natin. Okay? So that is equal to 250 and then 3 over 4. So ang sagot na natin ay 3. Ayun, letter C, 3. Okay? So ganun lang ang pag-solve. So pangalawang method na ito, again, pwede lang ito kapag ang prime number. Okay? So hindi applicable sa lahat itong technique na ito. So ayan na yung pangalawa. Then pangatlo naman ay gagamit na tayo ng modular mathematics. Modular arithmetic na. So dito na papasok yung modulo, number theory. Okay? So gagamit tayo ng Fermat's little theorem para ma-solve natin ito. Okay, so so modulo na ang gagamitin natin. So isa-isahin lang ulit din natin. So we have 3. 3 raised to 1 is congruent to, ano bang remainder kapag dinivide natin sa 7? So 3 raised to 1 equal yan sa 3 modulo 7. Okay, dahil ang remainder kapag 3 raised to 1 ay 3. So 3 mod 7. So parang kagaya din nung kanina. So yan yung una, 3 raised to 1 congruent to 3 mod 7. So gamitin natin yung Fermat's little theorem. Yung solution natin pwede rin yung ganito, yung kaninang sinolve natin. So pero pwede rin yung Fermat's little theorem. Ang sabi sa Fermat's little theorem ay a to the p is congruent to a modulo p. Parehas dapat. Yung base natin dito ay 3. Yan yung a. Yung a natin ay 3. And then yung p natin, ito, kung saan dinidivide. Divided by 7. Kapag meron daw tayong ganito, a to the p, where p is prime, ha? So may condition dito, p is a prime number. 7 is a prime number. Tama? So pwede lang gamitin itong Fermat's little theorem kapag ang divisor natin ay prime. So as example natin, 7 ay prime. Okay? So property ng modulo, pag pwede natin i-divide both sides by a. So we have, so ito ay may 1. So a to the p over a. So magiging a to the p minus 1 na lang yan kapag ginamitan natin ng law of exponent. Division law lang to, quotient law. So p minus 1 dahil nasa denominator. And then a divided by a, that is 1. So 1 mod p. Okay, so ito yung Fermat's little theorem. So a to the p minus 1 is congruent to 1 modulo p. 1 mod p. Okay, so where p is prime and a is not divisible, by p. Okay, so i-apply natin dito sa, so kunin natin itong 7, tapos ang a natin ay 3. So therefore, we have 3 raised to 7 is congruent to, so a mod p is congruent to 3 mod p. Yung p, papalitan na natin itong p. So ang p natin is 7. Okay, so ang 3 raised to 7 ay congruent daw sa 3 mod 7. Then subtract tayo ng 1. So we have 3 to the 6. Subtract tayo ng 1 sa 7. 3 to the 6 is congruent to 1 mod 7. So therefore, kapag 3 raised to 6, equal lang siya sa 1 mod 7. So 1. Okay? So ngayon, i-apply natin yan. So ang 3 to the 6 daw ay congruent sa 1 mod 7. So laging 1 less than lang itong ating divisor kapag prime number. Again, ang condition, prime number dapat yung divisor natin na 7. Pag hindi prime number, hindi pwedeng gamitin itong Fermat's little theorem. Okay? So ayan. So ngayon, yung 3 raised to 1003, express natin as exponent na 6. Dahil ang 3 to the 6 ay congruent sa 1 mod 7. So ngayon, express natin itong 3 to the 6, itong 1003 na merong 3 to the 6. So i-divide lang natin itong 1003 sa 6. Okay? So burahin muna natin dito. Kailangan may 3 raised to 6. So 3 raised to 1003, express natin siya as 3 raised to 6. Tapos baka may matira pa, so dito yung isa pang matitira times 3. So i-divide natin 1003 divided by 6. So calculatorin natin 1003 divided by 6. 1003
divided by 6. So, tandaan natin ang answer, 167. Okay? 167. So, tandaan natin, 167. Then, kunin natin yung remainder. Paano kukunin yung remainder? Isubtract natin yung whole number. Minus 167. So, ayan, 167. Ayan. Then, ita times natin yan sa kung saan natin dinivide, sa 6 natin dinivide. Okay, so 167, remainder 1. Okay? So, therefore, we have 167 ito. Tapos, yung remainder na 1, ilalagay natin dito sa exponent. Okay? So, therefore, ano na ang magiging remainder natin? So, ang 3 raised to 1003, in-express na natin siya as 3 raised to 6 raised to 167 times 3 times 3 raised to the first power. Okay, ang 3 raised to 6, congruent daw siya, 3 raised to 6, that is 1 mod 7. So, lalagay lang natin dito, 1 mod 7. So, dito yung mod 7. Property ng modular yan, pwedeng i-multiply natin yung dalawang sagot dito. So, 3 raised to 6 is equal to 1. So, pag nilagyan lang natin ng 167, lagyan din natin to na exponent na 167. Tapos, yung 3 to the first, ang answer niya is 3 to the first is congruent to 3 mod 7. So, times 3 lang dito. Okay, so therefore, evaluate na lang natin to. Simplify natin. 1 raised to 167 equal pa rin siya sa 1 times 3. Okay? So, therefore, equal na siya sa 1 times 3, 3 mod 7 pa rin. Tapos ito ay balik natin dito. So, 3 raised to 1003. So, therefore, 3 raised to 1003 is congruent to 3 mod 7. So, therefore, the remainder is, ito yung remainder natin, 3. So, ayan. So, tatlong solution, same answer lahat. Using pangkaraniwang mathematics lang. And then, yung itong number theory, tapos yung kaninang technique na yung divisor at itong exponent, i-divide lang natin sa 4. So, kahit alin dyan, tama lahat, ang lumabas lahat na sagot ay 3. Okay? Okay, number 48. What is the remainder when 2 raised to 1,403 is divided by 15? Okay, so, gaya nung kanina, isa-isahin natin ang remainder. Nag-start tayo sa 2 raised to 1. So, 2 raised to 1 divided by 15. So, 2 is less than 15. So, therefore, ang remainder niya ay yung numerator lang na 2. So, 2 square divided by 15. So, 2 square, that is equal to 4 over 15. So, therefore, ang remainder niya less than 15 pa rin. So, 4 ang remainder. So, ang 2 cube ay 8, less than 15 pa rin. No? So, next, we have 2 cube divided by 15. So, we have 8 divided by 15. So, less than pa rin siya sa 15. So, automatic, yan ang remainder natin kapag less than 15. So, next, we have 2 to the 4th raised to the 15 over 15. So, we have 2 to the 4th. So, 2 times 2 times 2 times 2. So, that is equal to 16 over 15. Ayan. So, 16 is greater than 15 na. So, 1 greater than. So, therefore, the remainder is 1. Okay. So, ayan na. Nakakuha na tayo ng 1. So, therefore, stop na tayo dito. So, ngayon, express na natin ang 2 raised to 1,403 sa exponent na 4. Okay, so express natin yan. So, we have 2 raised to 1,403 that is equal to, so ito yung gagamitin natin dahil ang remainder, pag 2 to the 4th, ang remainder ay 1. So, express natin as 2 to the 4th raised to, so i-divide natin 1,403 divided by 4. I-manual na lang natin. So, dito na lang. 1,403 divided by 4. So, therefore, we have 14, so that is 3, times 4, so that is 12, subtract, so we have 20 divided by 4, so 5, so we have 20, and then subtract 0, so we have 3, so 3 divided by 4, so 0, no? So therefore, ang remainder na natin ay 3. So ang answer, 2 raised to 1,403 is equal to 2 to the 4th raised to 350, and then we have a remainder of 3. So, therefore, nakamultiply pa siya sa 2 cube, yung remainder natin. So, pag minultiply natin to, 4 times 350, so that is equal to 1,400. So, meron pang kulang na 3, so ito yung 3. Exponent pa rin. So, pag inapply natin ang law of exponent, equal yan sa 2 raised to 1,403.
So ngayon, gamitin na natin ang multiplication rule. Kapag ang 2 to the 4th raised to 350 times 2 cube ay dinivide natin sa 15. So ang remainder nila ay product ng remainder. Okay? So ang remainder ng product nito ay equal sa product ng remainder. So ang remainder daw ng 2 to the 4th ay 1. Okay? So remainder ng 2 to the 4th ay 1. Okay? So ito na yung remainder natin. 2 to the 4th, 1. Then erase natin sa 350. Then times the remainder of 2 cube. So balik tayo dito. Ang remainder ng 2 cube ay 8. So therefore, ang remainder natin ay yung product lang nito. So therefore, we have 1 raised to 350 ay 1 pa rin. And then times 8. So therefore, the remainder is 1 times 8 is 8. So the answer is letter C. So hindi applicable dito yung kaninang technique na yung exponent ay dinidivide sa 4. So bakit hindi applicable sa ang technique na yon? Dahil ang 15 natin, ang divisor natin ay hindi prime number. So 15 is not a prime number dahil 3 times 5 is equal to 15. Okay, so hindi applicable yung technique na ginawa natin kanina. Okay, so using number theory naman, so ganito naman ang magiging solution natin. So using number theory, so burahin muna natin. Bura. Okay, so using number theory, so modulo. So isa-isahin lang natin yan hanggang makakuha tayo ng 1 or negative 1. So we have 2 to the first power. So that is congruent to less than 15 yan. So we have 2 modulo 15. So objective is makakuha ng 1 or negative 1. So isa-isahin lang. So we have 2 square. So less than 15 pa rin yan. So 2 square, so that is equal to 4. Modulo 15 dahil less than 15. So parang kagaya lang din ng kanina. So ibang way lang ng pagsulat. So we have next, we have 2 cubed. So that is congruent to 8. Mod 15. And then 2 to the 4th. So that is congruent to 16 mod 15. And then 16 divided by 15. So babalik lang tayo sa 1 dahil ang remainder sa 16 divided by 15 is 1. So 2 to the 4th is congruent to 1 modulo 15. And then, so nakakuha na tayo ng exponent na, nakakuha na tayo ng remainder na 1. So express na natin yung 1403 sa, na may 2 to the 4th. So i-divide lang natin, kagaya nung kanina na i-divide na natin, 1403, that is equal to, pag dinivide natin sa 4, that is 350. Nasolve na natin kanina yan, remainder 3. Okay? So therefore, ang 2 to the 4th, so equal daw siya sa 2 to the 4th, erase natin sa 350. So property yan ng congruence. So pag ni-erase natin to sa 350, i-erase din natin tong remainder sa 350. So hindi pa rin nabago ang ating congruence. Then we have modulo 15. Then we have 2 to the 4th raised to 350, that is 2 raised to 1,400 na yan. So simplify lang natin, kailangan bumalik tayo dito. Congruent to 1 raised to 350 is still 1, modulo 15. So ang kailangan natin is 2 raised to 1,403, so magmumultiply pa tayo both side ng 2 cube para maging 1,403, applying the law of exponent. Okay, so that is equal to 1, multiply lang natin sa 2 cube, then modulo 15. So pag i-add na natin to, so therefore we have 2 times 1,403 plus 3, so 1,400 plus 3, so that is 1,403. So ito na yon, divided by 15, so that is congruent to 1 times 2 cube, 2 cube is 8, so times 1, so we have 8 modulo 15. So therefore, ito na ang ating remainder. So remainder is 8. Okay, so same answer pag ginamit natin yung simpleng mathematics lang, yung pangkaraniwan lang, and then using the congruence sa number theory, same answer is 8. Okay?
Number 49, what is the remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial nabulol na plus ... plus 100 factorial. So ibig sabihin 1 factorial hanggang 100 factorial divide is divided by 12. So in solving this, gagamitin lang natin dito yung addition rule. So yung addition rule, kukunin natin ang remainder ng 1 factorial, i-add natin sa 2 factorial, sa 3 factorial, sa 4 factorial. So ngayon, alam naman natin ang ibig sabihin ng factorial and factorial ay minumultiply lang natin yan pababa ng pababa hanggang 1. So n minus 1 times n minus 2 n times n minus 3 hanggang makarating tayo sa 2 times 1. Okay, so kunin lang natin ang remainder natin. So we have ang divisor natin ay 12. Ang 1 factorial, 1 factorial equal lang siya sa 1. Okay? So equal lang siya sa 1 plus 2 factorial, ibig sabihin niyan ay 2 times 1. Okay? So 2 times 1, 2 lang 'yon. Plus 3 factorial, so ibig sabihin ng 3 factorial ay 3 times 2 times 1. So that is equal to 6. Okay? So, ang 1 plus 2 plus 6, hindi siya divisible. Hindi siya divisible sa 12. So, itry natin ang 4 factorial. So, iniisa-isa lang natin. Ang 4 factorial equal sa 4 times 3 times 2 times 1, which is equal to 4 times 3. So, that is 12 times 2, 24. Okay? So, plus 24 plus, yung susunod dito, 5 factorial equal lang yan sa, so yung mga sagot natin, iminumultiply lang natin sa susunod na number. So we have 1 times 2, yung 2 minultiply sa 3, kaya naging 6. Tapos yung 4 factorial, minultiply natin sa 5, imumultiply natin sa 5, so magiging 120 na ito. Tapos 6 factorial, imumultiply lang natin ito sa 6. Okay, so therefore we have 120 plus 6 factorial na. Tapos kung mapapansin nyo, simula sa 24, divisible na siya sa 12. Okay? So, ibig sabihin, itong 24 is divisible by 12. So, ano ang remainder niyan? So, ang remainder nito, so, ibahin natin ng kulay para malinaw. So, ang remainder, ito yung mga remainder, 24 divided by 12, ang remainder niyan ay 0. Okay? 120, pag dinivide mo sa 12, obvious naman, 12, may 12 dyan, no? Divided by 12, ang remainder niyan ay 0. Yung susunod, ang pag dinivide sa 12, ang remainder pa rin yan ay 0. Okay? So, ibig sabihin, simula sa 4 factorial hanggang 100 factorial, ang remainder natin ay 0. Bakit 0? Kasi may factor siya ng 4 times 3. May factor na yan ng 12. Dumaan lahat yan sa 4 times 3. So, 4 times 3, that is 12. So, magmumultiply tayo ng 5 sa susunod, tapos 6 times 7 times 8. Lahat yan ay may factor ng 12. Ibig sabihin, lahat ng ito hanggang 100, divisible by 12. And ibig sabihin nun, ang remainder nun ay 0. So, therefore, kukunin na lang natin ang remainder dito sa naunang tatlo. So, simula sa 4 factorial, 0 na lahat ng remainder niyan. So, i-add na lang natin ang remainder dito. So, 1 divided by 12. So, syempre, mas maliit siya sa 12. So, remainder niyan ay 1. 2 divided by 12. Ang remainder niyan ay 2. 6 divided by 12. Ang remainder niyan ay 6. Then, i-add natin yung 4 0. 0 na lahat yan. So, therefore, ang remainder na natin, 1 plus 2 plus 6. So, that is 9. 9 divided by 12. So, ang remainder na natin sa 9 divided by 12 ay equal sa remainder natin ay 9. Okay, so therefore, the answer is letter D. Okay, so sa pag-solve ng 49, pwedeng ito na lang technique nito ang gagamitin natin. Huwag na yung modulo dahil ganyan lang ang solution niyan. In-apply lang natin ang addition rule. Okay? So next number. Last number, number 50. So, sa number 50, so, pwede rin tayong gumamit ng tatlong solution dito. So, pag nagsosolve kayo ng find the remainder, titingnan nyo lang lagi yung divisor natin. So, find the remainder when 11 raised to 98 plus 1, so, nagkaroon pa tayo ng plus 1, is divided by 17.
So 17 is a prime number. Okay? Prime number ang 17. Okay? So ibig sabihin niyan, pwede tayong gumamit ng Fermat's Little Theorem. Pero bago 'yan, gawin muna natin yung simpleng computation. Okay? So using yung karaniwang math lang. So isa-isahin lang natin, hanap tayo ng divisor na hanap tayo ng remainder na 1 or negative 1. So 11 raised to 1 divided by 17. So ang remainder niyan, so 11 divided by 17, ang remainder niyan ay syempre 11. So next we have 11 square. 11 square divided by 17. So medyo malaki yung number, kailangan natin ng calculator dito. 11 square, so that is 121 divided by 17. So ano ang remainder niyan? 121 divided by 17. So we have 121 divided by 17 equals yan. So ima-minus lang natin yung 7, minus 7, tapos imu-multiply natin yung divisor natin na 17. So makukuha natin yung remainder. So bakit na iba? So ulitin natin, 121 divided by 17 equals, ayan, so subtract natin yung 7. Dapat kasi pala equals muna. Hindi ko napindot yung equal. So, ngayon times 17. So, therefore, we have, ayun. So, ang remainder na niya, remainder na natin ay 2. So, ang remainder ay 2 kapag 11 square. So, pag 11 cube of divided by 17. So, solve natin 11. So, ito yung cube. Then, press cube. Ayan. So, divided by 17. Okay, so divided by 17. So subtract natin yung 78. So minus 78. So yan. Then multiply natin sa 17. Therefore, remainder ay 5. Okay, so 11 cube, remainder natin is 5. So wala pa rin tayong nakukuhang 1. So next, we have 11 to the 4th divided by 17. So kuhanin natin ang remainder. So, ganito lang yung sa calculator, ha? So, 11 to the 4th, no? So, 11 to the 4th, 14,641, divide natin sa 17. Then, subtract natin yung 861. Ito lang whole number. Subtract 861. Then, press equal sign. And then, multiply by 17. So, 4. Ang sagot natin, remainder ay 4. So, wala pa tayong nakukuhang 1 at negative 1. So, 11 to the fifth. So, medyo matrabaho. 11 to the fifth raised to 17. So, 11 to the fifth power. Okay? Divided by 17. Equals, isubtract natin ang whole number 9473. So, 9473. So, ayan. Then, i-multiply natin sa divisor natin na 17. Ang remainder natin ay 10. So, wala pa rin tayong nakukuha. So, baka dito na 11 to the 6. 11 to the 6 divided by 17. So, parang wala pa rin, no? So, 11 to the 6. Hindi tayo makakuha ng 1. So, tapos divided by 17, lumalaki na ng lumalaki. Hindi nakakasya sa calculator yan pag sobrang laki na. 104209. Equal siya sa, ayan, pag minultiply natin sa 17 para makuha ang remainder, equal sa 8. So medyo dumadami, hindi tayo nakakakuha ng 1 or 16. Kailangan kasi natin makakuha ng 1 or 16 dahil yung 16 ay equal yung sa negative 1. So 1 to 6 na, hindi pa rin tayo nakakuha ng maliit na number. So ibig sabihin nun, ang gagamitin na lang natin dito ay Fermat's Little Theorem na lang. Dahil baka hindi na magkasya sa calculator natin, hindi pa rin tayo nakakakuha ng 1. Okay, so use na natin ang Fermat's Little Theorem. So, kaya importante na alam nyo pa rin yung Fermat's Little Theorem pag hindi umubra yung simpleng
pangkaraniwang math natin. Okay, so since 17 is a prime number ang 17, so therefore, we have 11 raised to 17. So ito yung divisor natin, 11. So 17 minus 1, subtract lang tayo ng 1, that is congruent to 1 modulo 17. Okay? Or 11 raised to 16 is congruent to 1 mod 17. Kaya hindi tayo nakakuha ng 1 kasi inaantay pala natin 11 raised to 16 pa. Pag dinaretso natin yung process natin kanina, bago tayo makakuha ng 1 ay to the 16 power pa. E nasa 11 to the 5 pa lang ata tayo kanina. So 11 to the 16 pa tayo makakakuha ng 1. Okay, so laging Fermat's Little Theorem, 1 less than the divisor natin kapag ang divisor natin ay prime number. Okay, so 11 to the 16, that is congruent to 1 mod 17. So ngayon, yung exponent natin, gawin nating 98 power dapat. So i-divide natin yung 98 para makuha natin yung 16, yung exponent ng 11 to the 16. So i-erase natin tong 11 to the 16 power, kung ilan man yung maging answer, tapos yung 1, i-erase din natin. So property yan, kapag ni-erase natin sa ang exponent ng ating equation natin, ng congruence natin, so equal pa rin yon. So 98 divide natin sa 16, so ano ba yung magiging sagot doon? 98 divided by 16, so that is equal to 6. So 98 ay equal yan sa 6, tas kunin natin yung remainder. So yung remainder 0.125, so minus 6 lang natin. Tapos imumultiply natin to sa divisor natin, saan natin dinivide, sa 16. Sa 16 ano? So may remainder pa tayong 2. So therefore, ilan nga to? 6, 11 raised to 6. So yan, so 11 to the 16 raised to the 6. So yung 1 raised natin to the 6 din. Okay, so property yan, kapag meron tayong congruence na ganyan, i-raise natin sa same exponent, parehas pa rin yon. So 11 raised to the 6 power, so ilan na nga ba to? 96, tama ba? 16 times 6, so ayan, so exacto 96. So 11 raised to 96 is congruent to 1 raised to 6, so that is still 1 mod 7. Okay, then we have kailangan natin 98. Raised to 98, may plus 1 pa. So therefore, mag-multiply pa tayo. 11 raised to 96. Mag-multiply tayo ng 11 square. Okay, so 11 square dahil 96 plus 2, that is 11. 96 plus 2, so that is 98. So congruent siya sa, nag-multiply tayo ng 11 square, mag-multiply din tayo ng 11 square dito. Then we have, just copy, mod 7. Then, yung 11 square, nasolve na natin to kanina, 11 square, di ba? That is 121. So ano yung remainder kapag 11 square, that is 121 divided by, but 7 to, but naging 7? 17 po ito, 17. So nasolve na natin kanina yung sa 17. So we solve ulit natin, 121 divided by 17. Kunin na ulit natin ang remainder. 121 divided by 17. So, ang remainder natin. So, 7 ang quotient. Ang remainder, isubtract lang natin yung 7 para makuha natin itong decimal. Tapos, imumultiply natin sa 17. So, ang remainder na natin is 2. Okay? So, ang remainder natin ay 2. So, therefore, 11 raised to, gawin na natin ganito siya. So, 11 raised to 98 is congruent to, ito ay 1. Tapos, ang 11 square, congruent lang sa 2 mod 17. So, we have times 1 pa to, so 2 mod 17 pa rin. Okay, so then addition rule ng congruence, pwede tayong mag-add. So 11 raised to 98, add lang tayo ng 1 dito. So therefore, mag-add lang din tayo ng 1 dito. Sa bago yung may modulo, so magkakaroon dito ng parenthesis, 2 plus 1 mod 7, 17. Therefore, ang answer na natin, 11 raised to 98 plus 1 is congruent to 2 plus 1. So we have 3 mod 17. So the answer na is 3, which is
letter B. Okay, so dahil the divisor is 17, which is a prime number, pwede rin natin gamitin yung kanina na dinidivide lang sa 4. So, yun yung shortcut, 98 divided by 4 lang natin. So, kunin natin yung remainder, 3 ang magiging ano nun. So, try natin kung sasakto pa rin. Tapos may plus 1 pa kasi. So, magiging 98 divided by 4. Yan, so 24.5. Ang 0.5 ay equal sa 1 half or 2 over 4. Okay, so 24.5 yung sagot. So, 98 is equal to 24.5. So, that is equal to 2 over 4. So, ang remainder na natin, kapag 11 raised to 98, ang remainder natin ay 2. Tapos, may plus 1 pa, kaya 2 plus 1. So, therefore, yan yung shortcut. Ang remainder na natin, 2 plus 1, the answer is 3. Which is, letter B, 3 pa rin. Okay? So, that's all. So, I hope nagustuhan nyo ang explanation in finding the remainder. So, kita tayo sa susunod pang video para sa series natin ng Let Reviewer for Math Majors. Okay, so good luck sa mga nagre-review. God bless and bye-bye. Thank you for watching.